Sa kunan dito pa, si kasosyo from Ifugao at Benguet Farm Inputs and Vegetable Dealer. Kasosyo Merino Calpasi. Hello kasosyo. Speaking po, good morning po sa ating lahat. Good morning. Naririnig po ba? Yes po. Dinig. Opo. Actually, sinulat ko na eh. Sinulat ko na eh. 9 years po. At paano ba magsimula? Sige lang kasosyo. Relax. 9 years na, 9 years pa akong nagninegosyo. Pero sa kasamang palad, ngayon, parang ngayon lang 2020 gumanda yung ano. Parang siguro yung sinasabi ni sa vlog ni kasosyo yung Arvin, yung maraming dapa before umangat ng konti. Ganun ba? Before umangat. Yun lang po. Yung, tapos ngayon, nang dahil sa ano, gusto ko nang magkaroon ng sariling company. Pero nakita ko naman yung bakit ako magsariling company kasi nag-ano na ako nag marami ng retailer ako ng mga farm inputs. Tapos yun ang ngayon ang yun ang masyadong demand dito kasi sa amin sa mga farmers. Tapos sa 6 na pwesto na tinayo ko kasi mga kasosyo, isa lang may isang product na nakita ako na doon kami halos lahat ng farmer yun ang pina kami na binibili. Parang yun na mismo yung ano mas malaki yung pinaglalaanan ng kapital para mabuhay yung kanilang mga ano mga gulay yan. Yun ang kaya ngayon parang ang inano ko gusto ko na lang kunin nung last year pa actually pero di ko pa masabi dun sa supplier ko kasi baka magtampo eh. Kalabanin ko na siya eh. Uh-huh. Parang kakalabanin ko na siya pero nung naglakas loob ako nang dahil din sa vlog nyo Sir Arvin lumakas talaga ang loob ko actually halos sang araw inaabangan ko lagi ko inaabangan yung mga vlog ninyo. Mapapansin niyo laging medyo ako lagi yung unang mag-like minsan. Ay, kayo ba 'yon, kasosyo? Opo, apo, ako po. Medyo napapansin ko nga kayo pala 'yon. Salamat po sa laging nagko-comment. Actually, hindi ako magko-comment kasi hindi ako masyadong ano doon sa comment basta nag-like. Hindi ba kayo comment? Pero talagang inaabangan ko lahat ng ano mo yung sige kasosyo Merano, diretsahin na natin 'yan ano. Ano pong problema? Ang problema ko po kasi almost 100 or 50, sabihin natin 50 na kampanya ang kalabang ko dito. Pero ako hindi naman ako manghihina na lalabanan pero ang strategy kasi yung network marketing yun lang ang wala dito so, sa part na lahat ng binibenta namin wala silang strategy dun sa network marketing. Actually yun yung tanong ko na possible po ba na yung gagawin kong company isang product actually ang gusto ko pang ayos na kami sa supplier na mag-ano na ako eh. Pinag-iisipan ko lang talaga kung paano ko siya gawing strategy para mabilis na bumulusok na makilala yung pangalan ko mismo kasi yung product na yun well known na yun pero iba-iba lang ang pangalan iba-iba lang halimbawa manok parang hindi naman hindi manok kundi isang chemical na isa halimbawa tawag dun basta isang chemical sir mga kasosyo na madaming company na nagpangalan sa kanya. Tama ba po ba yung pagkano yun tapos ang akin nakita ko dun sa market na yun talaga yung main na nabibili sa amin lahat ng pwesto na nilagyan namin lahat ng deliver lahat ng pwesto namin na pinayo sa bawat lugar yun talaga nabibenta. Kung sa 50,000 na kapitan nila sa garden ang main na ano nila doon 30,000 ang gagastusin nila doon para lang doon sa isang product na yun. Yun po. So then, ang pinag-iisipan mo kung bubuo ka ng kumpanya na network marketing yung style tapos yan yung product tama? Opo. Okay. Dati ka bang networker? Actually nung nagsimula ako doon lang ako natutong mag-negosyo since 2013. 2013 ako nag-umpisa na negosyo hanggang ngayon. Ano yung negosyo mo? Farm inputs po. Ito yung mga ginagamit dun sa gulay ba? Yung mga ginagamit na pang-spray. Ano yan? Negosyo mo talaga mismo o hired ka? Reseller. Parang reseller lang ako ngayon, sir. Parang okay, may sarili kang kumpanya o pangalan mo lang ang bit-bit mo? Ngayon po, hindi ko sarili. Kasi nakita sarili. Ko dun sa lahat ng company, dalawa yung kapatid ko na nagtrabaho sa mga company na yun. Nakita ko yung basta hindi ko company puro ang aking pwesto ngayon is puro reseller area lang parang ahente ka parang ganun ahente ng mga na company na ahente ka ng isang company tama tapos ngayon gusto mong magsarili ng kumpanya bit-bit yung isang produkto na yun pero sasamahan mo ng multi-level marketing tama opo nag multi-level marketing ka na ba opo noong 2013 ako doon ako nagsimula na marami kang naloko marami kang na biktima marami
marami ka na. Ako lagi naluloko. Joke lang. Ano natutunan mo? Ano natutunan mo sa MLM? Ano po? Nung 2000. Joke lang po yun, ha, mga kasosyo. Joke lang po yun. Ha? Reseller kung ano lang, parang doon lang ako siguro nasimulan na mag-hype na magnegosyo. Hype. Yun lang nakuha ko lang na natutunan ko. Magandang magnegosyo kaysa yung maging trabahador lang. Kasi nung habang nag-network marketing ako, nagtatrabaho ako noon. Mm-hmm. Pero nakita ko na kikita ako no, kung may sarili akong negosyo. Kaya nag-resign ako ng 2014. Okay, nag-negosyo ko ng sarili. Opo. Tapos yung negosyo mo ngayon, gagawin mong network marketing, tama? Actually, nung yung negosyo ko ngayon, nung 2020 lang nagsimula. Pero yung dati kong negosyo, puro nakakabit, parang naka-line up po sa ano eh. Lahat ng negosyo ko noon, naka-line up dun sa, dito sa farm inputs ngayon eh, nagagawin kong company. Kumbaga, yung maliliit na negosyo noon na before ka pumunta sa farm inputs, medyo pinagdaanan ko na. Yung itong paggagardin, dinaanan ko na pag-supply ng inputs para sa ang tanong mo nga ngayon, Kasosyo Merano, kung tama ba na i-gawin mong network marketing yung gagawin mo negosyo, tama? Opo. Yun sana ang gusto kong kopyahin na strategy para medyo bumulusok na makilalang yung pangalan ko kung anong possible po pa. Okay. Una sa lahat, mga kasosyo, para sa lahat, wala naman talagang masama sa network marketing. Marketing strategy kasi yan. Marketing strategy. It is what it is. Isa marketing strategy. Ba't naging masama? Ginamit kasi para makapanloko. Parang Bitcoin. Walang masama sa Bitcoin. Pero kung pag ginamit sa pagiging masama, masama na rin. Naging masama na rin yung connotation. Yung network marketing, talaga namang may network marketing at totoo na lang talagang networking tayo lahat. Yung argumento na, wala kayong alam sa network marketing. Hindi nyo ba alam itong ginagawa natin sa network to? Kung hindi nyo yung alam, bobo kayo. So, ibig sabihin, wala naman talaga tama, mali. Networking sa networking. Multi-level marketing sa marketing. It is what it is. Pero, ang ayoko lang, yung mabiktima kayo nung mga yon kasi ginagamit yon sa masama. Maski nga ngayon, yung franchise, yung salitang franchise, ginagamit, ako pabor ako sa mag-franchise kayo. Yung sarili nyo negosyo, gawin yung franchise, napa-franchise. Pero ngayon, hype na rin siya. Nagagamit na rin yung salitang franchise para maloko yung ibang taong gusto magnegosyo. Gusto ko maging tunay kayong entrepreneur at hindi yung mabiktima kayo. Ngayon, kung gagamitin mo yan, kasosyong, kung gagamitin mo yan na app, Merano, app, kasi kung gagamitin mo yan, coach, kung gagamitin mo yan, trip mo yan eh. Kaso kung narinig mo yung binibigkas ko lagi dito na basta hindi ka maggagawa ng pera para na makakapanloko ng ibang tao, nasa tamang landas ka. Pero kung gagamitin mo yan para lang kumita yung tunay na yung kumpanya mo, mali yun. Ito kasi nakakabulag sa network marketing, no? May binibenta kang produkto. Ang akala nyo, malupit yung produkto. Kasi kumikita kayo eh. Kumikita yung mga nagtatrabaho doon. Pero ang totoo, walang kwenta yung produkto. Kumikita yung kumpanya dahil sa referral. Kasi network marketing nga eh. Hinamarket nyo sa network. Kaya pag nagpasok kayo, bibili yun. Nung produkto na overprice. Kaya kikita yung company. Ba't bibili kahit overprice? Na-hype eh. May kotse si ano eh, si coach may kotse, si coach may mansion eh, si upline may nakapasyal sa ibang bansa eh. Kung gagamitin nyo yun para makapangbulag ng ibang tao na gustong magdegosyo ng maayos, aba mali kayo. Sasabihin ko sa inyo, sisingiling kayo sa future niyan. Hintayin nyo lang. Bahala kayo sa buhay nyo. Pero tinuturo ko, doon tayo sa makakatulog tayo 10 years from now ng mahimbing. Hindi yung ngayon lang masarap tulog natin, pero pag dinalaw na tayo ng konsensya, wala na. Hindi ka na makatulog ng maayos. Hindi mo ma-explain kung ba't nangangayayat ka. Bakit? May ginawa kang hindi tama eh. Alam mong hindi tama, tinuloy mo pa. Bahala na kayo magtulog sana ng konsensya mo. Pero kung wala pa kayo sa bangin na yon, wag na wag kayong papasok doon. Dahil hindi na kayo makakaahon pa. Pilitin nyo man, mahirapan kayo. Bakit? Ang labanan sa negosyo, tiwala lang naman eh. Pag nasira ang pangalan mo sa tiwala, wala ka ng kwenta. Parang cryptocurrency, bakit binibili ngayon? Kasi nagtitiwala na yung tao. Wala namang masama dyan. Sige, sabihin nila, hindi, marami kaming matututunan sa network marketing. Natututo kami dito mag-sales, matututo kami. O sige na, matuto na kayo. Kamusta naman yung pangalan nyo? Sira. Bakit sira? Ang dami nyo nabiktima eh. Hindi nyo man alam, pero nakabiktima kayo. Kayo man kumita, kaawa-awa naman yung mga in-invite nyo. Wala akong sinasabing isang kumpanya, pero yan ang laro ng network marketing. Kung seryoso ka network marketing, katulad ng Avon, tulad nung SM Marikina, SM, kasosyo chico, ano yung last time? Pinopromote kong SME. Nababapamot din. SMSE, mga legit na network marketing company na talagang produkto na malupit at hindi benta-benta at hindi kumikita yung company talaga sa referral per se, legit company yun. Talagang bumibenta yun. Doon kayo matuto. Pero kung gusto talaga matuto, huwag kayo dun sa masisira yung pangalan nyo. Bakit ang lakas ng loob ko magsasasalita ng ganito? Malinis pangalan ko eh. Wala akong naloko. Meron ako na perwisyo, oo. Maraming babae. Pero wala akong linoko. Minahal ko sila, totoo yun. Pero nagkasakit.
magkikita lang din kami. Pero wala akong linoko. Nung sinabi ko mahal ko sila, totoo yun. Nawala nga lang. Nagaho nga lang. Pero totoo yun. Ang punto ko, hindi ako nanloloko. Kaya ganito ako, kahit saan ako makarating, taas noo ko. Ang entrepreneur, kayo, ingatan nyo yung pangalan nyo. Kung sisirain nyo yan, daig nyo pang nabaon sa utang. Di bali na may utang kayo 5 milyon, basta yung pangalan nyo buo pa rin. Kesa naman yung may utang nyo lang 50 mil, pero yung pangalan nyo pinandidirian ng buong barangay nyo. Mamili kayo. May utang o sira yung pangalan nyo, piliin nyo yung may utang kesa yung pangalan nyo sinusumpa ng buong barangay nyo. Bahala kayong magdesisyon kung saan kayo matututo. Doon na kayo sa malinis. Wala kayong kinukot na isang kumpanya, pero alam nyo na yan. Bakit hindi? Bakit mas greater yung danyos kapag diyan kayo tumahak kesa sa gain? Kasi equate nyo lang naman yan eh. O, nag-gain kayo ng experience, ng lesson. Pero yung danyos, anong kapalit? Yung apelido nyo? Yung mukha nyo? Pag pumunta kayo sa birthday yan, ayaw kayong makita? Eh, dami nyo nga biktima, hindi nyo man sinasadya. Kaso naging elemento kayo para makapanloko yung mga nasa taas. Magpapagamit ba kayo? Ngayon pa lang, pagdesisyonan nyo na hindi. Pwede namang hindi eh. Pwede namang hindi kayo magpagamit. Pwede hindi kayo maging elemento ng panloloko. Eto na tayo, na malinis na ang takbuhan natin. Oh. Lilis pa ba kayo para sa panandali ang malaking kita? Above everything else, yung pangalan nyo ang tunay nyong puhunan. Huwag nyo sisirain yan ng ganun-ganun na lang. Para kumita lang ng 50,000 na cheque, sirain nyo yung pangalan nyo. Huwag. Magbenta na lang kayo ng banana cake. Maliit mang kita, buo naman ang pangalan nyo. At eventually, lalaki rin naman yung apelido nyo. At yung mga negosyo nyo. Kaya, madali kayong umasenso? Doon kayo sa tama. Huwag yung sa lokohan. Nauto kayo sa panloloko. Gagawin nyo rin sa iba. Manloloko rin kayo. Manguuto rin kayo. E di na namatay kayo. Tumanda kayo lahat na naglolokohan kayo. Tapat tayo. Real tayo. Kasi dyan ang tunay na solusyon. Dyan ang tunay na pag-angat. Hindi yung muka. Muka lang na umaangat. Kaya sinasabi ko, kala nyo umaasenso yung company. Ang daming kumikita. Ang daming bumibenta. Pero yung totoong produkto nila, walang silbi. Ba't yumayaman yung company? Eh kasi, dun, saan kumikita? Alam nyo na kung saan. Sa loko-loko system. Ngayon, dun tayo sa totoong may kita. Yung totoong may silbi yung company. Yung product, I mean. Makikita mo naman eh. Ba't ganyang kapresyo niyan? Wala, kaparehas lang naman nung tinda sa grocery. Wala nang pinagkaiba. Hinawakan lang ng artista, yun lang. Pero ba't 10 beses ang taas ng presyo? Eh kasi bibili ka talaga nun dahil uto-uto system kayo eh. Itong bottom line, may silbi ba talaga yung product? Kasi mabubulag kayo sa dami ng pasok ng pera sa tunay na kwenta ng produkto. At sinasabi ko, GDP para umangat ang Pilipinas. Gross domestic product. Kaya yung product walang kwenta, walang ambag yan sa Pilipinas. Doon tayo sa may ambag, tunay na ambag. Sabi ko sa inyo, gumawa kayo ng silya. Yan, may pakinabang sa Pilipinas yan. Gumawa kayo ng pamada. Yan, may pakinabang sa Pilipinas yan. Hindi yung referral, money involved. Walang, ayoko naman. Baka may mabigkas akong pangalan eh. Ano tayo ha? Sa gaya ng sinabi ko sa inyo, may karapatan tayo lahat magsalita. Pero misa sa atin, walang karapatang manira. Wala tayong sinisiraan dito. Nagsasalita lang po tayo. Halina, mga kasasyo. Kasasyo ko yan eh. Please, ano yan? Sa ibang araw lang natin pag-usapan. Pero pinag-aralan ko na yung mathematics niyan. Kasi dati inisip ko rin gawin. Kung pwede siyang gawin ethically in a way. Pero napaka-complicated din ang mathematics niyan. Kaya hindi siya basta-basta din pwedeng gawin.